Hey guys, nasa farm ako. Ayan. Ala. Ayan. O diba, lumayas ako sa ano? Lumayas ako sa Manila na napaka stressful. Dito sa bukid, ayan o. Ang sarap tumambay dito, sariwang hangin. Sariwa mga punot halaman. Ayan. May palayan pa oh. Kita nyo yon. Ayan. Ayan. Lapad yan. Ay. Baka madali ako sa ano. Ayan oh. Ayan oh. Hindi ko alam. May taniman dun. Baka gulayan siguro yun oh. Kita nyo ba? Ayan oh. Git kayo? Tara dito, nasa Bulacan lang ako, guys. Ayan na. Naririnig nyo yung mga huni ng ano? Ibon? Ayan na. Hi, ang buhay sa farm. Sabihin mo gusto makarating sa ilog. Eh, anuhin kami, sunduin kami dyan, kahit kami tulay ba? Magpipicture-picture ka doon. Kita niyo yung palay, guys. Kahit di na kami makarating dyan, kasi malayo nga ako dyan. Na guys, ah. Yung mga usbong pa lang yung ano, palay. Kinagat ako ng langgam. Yun lang. Bakala. Yan. Palay. Medyo matagal pa yan. Siguro mga 2 months pa yan. 3 months. Hindi ko alam eh. Hindi ako farmer eh. Yan. Makahiya. Makahiya. Ayan guys, ha? Oo, pipicture ka mo daw. At gusto niya makita yung ilog. Yan guys, yung tanaman ni tatay sa San Ildefonso, Bulacan. Pumunta ako kasi nakakainip na sa city. Saka medyo maluwag na din sa mga bus. So, pumunta ako kina Shell. Yung father niya kasi is a farmer, so nakalanghap ako ng sariwang hangin dyan, which is wala talaga sa city. Tapos nakapasyal pa ako dyan sa ano, sa farm, sa taniman ng ano, ng palay. Yan, malawak yan. Yan, makita. Meron din dyan taniman ng ano, ng palaya sa gitna niyan. Doon sa may medyo malayo dito? Lang yan, yan. Taniman ng palaya 'yon. Ayo. Yan. Ay, langgam. Nakakatawa kasi. Lalakad na tayo. Alam mo talagang fresh yung paligid, may mga puno. Ayan, meron pang ano yung parang ano? Diyan yung batawag dan? Punso. Parang punso, punso yan, guys. Yung ano? Yung parang mataas na ano na tinambakan ng ano ng lupa. Punta kami doon sa medyo tapos, malayo. Tapos sa ano niyan, paligid niyan may anay o kaya ano na langgam. Sana wag nang umulan. Yan. Pero parang dumilim. Sinasabi din nila na may nuno daw diyan. Yung nuno sa punso, meron dyan. Yan yung tirahan nila. Kamatsili ito na. Tapos yan, no? Tapos ito is puno ng kamatsili. Yan. Mababa lang siya, actually. Maliit lang siya. Yan. O, di. Ah, pwede ba nakarin? Sa wakas.
Medyo malayo kasi ang Bicol, kaya ayan, dito ako sa Bulacan pumunta. Yan yung palay na tanim ni tatay. Yung tatay ni Shell. Lapit ng anihin yan. I think mga 2 weeks. 2 weeks to 3 weeks daw for pwede nang anihin yan. Anihin. Yan. Diba? Actually, hindi ano, yung pagkakatubo niya eh, hindi siya ganun kahitik sa ano, sa mga palay, yung puno. Sa ano lang siya. Kasi pag mabunga yan, talagang nag-ano na siya. Yung nakaano na yung puno ng palay, parang bumabagsak na sa bigat ng bunga ng palay. Pero at least okay na yan kasi nadaanan ng bagyo yan eh. Tapos nagbaha dyan, binaha yung nung may bagyo. Ay, ang palay na ibinibenta ng murang-mura ng mga farmer. Tapos pagdating na sa pag naging bigas na yan, tiba-tiba ang mga negosyante na bumibili ng murang-murang presyo ng palay. Sila yung kumikita ng malaki dito, pero yung ating mga farmer, wala. Luging-lugi sila pag ano, pag binili sa kanila yung palay. Dapat nga supposed to be, since sila yung nagpapakain sa atin. Kung hindi dahil kasi sa kanila, hindi tayo kakain eh. Kung hindi sila magtatanim, kung sinong, anong mabibili nating bigas sa, ano, sa palengke, kung wala nang magtatanim ng palay, kung wala nang farmers, diba? So mag-aangkat tayo ngayon niyan sa ano, sa ibang bansa. Eh, mas mahal 'yon. Kasi imported na. So kung tayo mismo ang magtatanim, eh fresh pa 'yung ano, at saka tayo din mismo kikita, or ang mga farmers. Sabog ng palay. Yan. Si tatay yung nagtanim nito mga ano na to. Ng mga Palay na yan. Palay. Yan. Malapit ng anihin yan. Hindi. Nakabili. Parang hindi siya ganun ka ano tay no? Ka ano? Kausbong yung mga ano. Kasi yung mga naunang yan, yan ang mga nalaglag ng tag-araw. Kanya medyo may hinog, merong pang hilaw. Kanya aantayin na yung hilaw na yun. Yan yung pang ano? Pang ani? Yan ang main crop. Ah, okay. So, sa kuha na yan ang panagula ng ani. Yan, mabilis na pag-ani. Oo. Diretso sa ano yan, di ba? Sa sacks, sa sako? Sa sako. Oo, pag sinako siya, malinis na na. Pagka yan eh, kinuha ng makin ng halimaw, eh ka. Oo. Pwede antimano, malinis na pagka lumabas sa palay. Oo. Tuloy na sa bentahan. Kaagad-agad. Oo. High tech. Magkano ang ano ang kilo ng kilo ng from the farm? Ngayon, ang kilo ngayon ng bawat kilo ng palay, 12, 13. 12 lang? Talaga ba? Napakababa ng halaga ngayon ng ang laki palay ng kinikita ng mga ano, no? Kanya kawawa ang mga farmer. Ala na kumikita ngayong malaki. Kaya nga eh. Dapat nga supposed to be, ang farmer ang kumikita kasi yung mga mayayaman ang hinihain galing sa mga tinanim nyo eh, di ba? Baliktad eh. Dapat eh ang mga magsasakang kuha. Mayaman. Oo. Na, yan ang sila ang nagpapakain ng ano sa mga tao. Yan ang pangunahin natin ng pagkain eh. Kami nagpapakain sa mga tao. Oo. Lahat. May bonus ang magsasaka. Kaya nga eh. Hindi alaga kasi ng
kung alam farmers eh, patay lahat. Oo, walang kakainin, walang hihahain sa ano nila. Ito, ang galing na itong ano. Sa inyo, tatay, traktor. Hindi, sa kay ano to, kay Kunsyal. Nandun yung aking traktor. Ano yan, pinapahiram or nirerentahan? Sa kanyang sarili, dito lang ipinarada. Ah, okay. Oh, sana pag ano, makita ko tay. Uy, tay, sabihin mo para pag mag-aani kukunan ko. Ha? Nang litrato. Oo, i-videohan ko. Sabihin mo para uwi ako. Para makuhanan ko siya. Yun, tara na. Tawagan mo sila. Sana ba sila?